Hello, good day. Again, this is your coach, Arena PD Master Emmanuel Villa. And for today's video, a rapid game, which is nalaro ko 11 hours ago. So, mga ano to, 11:31 p.m. kagabi. So, simulan na natin, no? Ayan, D4. So, makikita nyo, paborito ko talaga D4. Ayan, F5. So, ang F5 ay Dutch defense. So, I'll just play C4, the most common. Okay, ano kaya yung pwede kong itira? O, pasok ba yung tinira ko dito sa candidate mo? Knight C3, pasok. G6. Tumira ako ng knight F3. Pang third. Pwede. So, bakit ganito yung opening? Kasi nga, in the beginning, syempre gusto ko kinokontrol natin lahat ng center squares. Yung knight natin towards the center. So, sa lahat ng estudyante ko, yan nga, gusto ko na kinokontrol nyo yung center. Tumira kayo ng standard. Ayan. Katulad yan. Yung Bishop F4, second candidate move. So, big sabihin, hindi mali yung tira ko. Pero maraming tao tumitira dito, G3. So, sige. Bishop F4 kasi, ano yun, kumukontrol lang ulit ng center. E3. B6. Bishop E2. Bishop E7. So, meron kaming ano, master na ngayon, halos same ng mga tira namin. So, ang white is 2365 at ang black is 2495. Dito, ang tinira daw ng master is castling pero ako H3 lang. So, ang H3 kasi ang idea ko dito para pagganag knight H5, bishop H2. Ayan, nag-D6, castling. So, eto, as of 9 moves, nakapagkaroon ka na ng king safety, fire exit, knights at the center. Ayan, controlling the center bishop, controlling one of the center at least. And then, maganda yung pwesto ng puti. Ganon din naman sa itim, maganda yung castling niya, yung bishop niya, nakaganyan. Bishop niya dito kumokontrol, may nakokontrol na center. Maganda. Kaya siya umabot ng 2198. Kaya kung halimbawa ikaw student kita, mas hindi ka pa umaabot ng ganyang rating, baka may mali sa tira mo. Baka may hindi ka pinapansing mga bagay. Di ba ako, 2203. Siguro kaya ako deserve yung rating na yun kasi may ginagawa ako na hindi mo ginagawa. Ayan. Queen E8. Ayan. Dito siya. So, a-anticipate mo lahat yan. Rook C1. So, trying to develop the rook. Knight BD7. Siguro, kukontrol ng center squares. Preparing for E5 or C5 later. Knight B5. Siyempre, ang unang tingin natin dito is kakapturing yung C7. Pag umalis, anong susunod mong idea? Pag umalis, anong susunod mong idea? Siguro, ito yung tamang idea niya. Ayan. Kasi pag nag-rook, kakainin natin yon. Ayan. Queen C8. And then, Knight G5. Ang idea naman ng Knight G5, pupunta ng Knight E6 para matret doon sa Rook F8. Ito namang Rook F8, pwede lang siyang pumunta dito. At pumunta dito. Yan. Kaso nga lang, kapag siya pumunta dito, sa square na to, at nandito na yung knight ko, pupunta tong knight na to dito at maa-atake silang dalawa. Ngayon, kapag siya naman, ako nagpunta dito, at pumunta naman siya dito, kain lang. So, malaking problema ng itim. Okay, knight. B8. Very good move. Kasi, ito nga yung threat.
pa principle, sabi sa principles, anticipate the moves of your opponent. So, na-anticipate niya, kaya hindi na ako pwedeng tumalon doon. So, dahil na-anticipate ko rin na hindi na ako pwedeng tumalon dito, I play d5. So, kapag tuloy pa rin ang balak na mag-knight e6, kasi hindi niya na pwedeng capturein kasi may pawn na pwedeng kumapture sa kanya. a5, knight e6, tuloy pa rin, at boom. Okay, tingnan nyo, in 15 moves, nagsisimula na akong lumamang. Bakit? Kasi, ginagawa ng mga pyesa, yun tama nilang trabaho. Tsaka, syempre, nag-aaral ako ng libro. Tapos, yung libro na yon, kinakabisado ko yung mga tira o itinitira ko siya sa chessboard. So, nagkakaroon ako ng idea na malamang kung ikaw estudyante ko, hindi ka pa nagbabasa ng libro masyado, simulan mo na magbasa. Kasi huwag kang magtiwala sa sariling karunungan mo lang na ano, na gagaling kang ban sarili mo. Merong mga life hacks. Meron nang nangyari na to dati at itinuturo na ng mga master sa libro. So, uulitin mo na lang. So, dito may advantage ako kasi nag-aral ako. Hindi lang siya skills. Okay? So, yung ganitong option, sino unahin mo? Itong rook dito o yung knight dito? Kasi pag ang nasa isip mo, kinain mo to, tapos nag queen takes, tapos nag knight dito, hindi pwede kasi may knight. So, ang pinili ko na lang na option, kinain ko yon, bishop takes. So, dito, marami siyang option. Dalawa option niya, pwede siyang kumain ng queen, kumain ng bishop. So, pinili niya yung pagkain ng bishop. B3. So, isa tong technique sa pagkulong ng bishop ng kalaban. Wala nang silbi yung bishop niya sa side na to kasi merong pawn chain. Okay? So, importante yan. Tsaka pag na-exchange yung pieces, malakas yung pawn chain na yan. Knight e4, kinapture. Bakit po kinapture? Kasi lamang nga tayo. Nakita ko sa evaluation na pag inatras ko yan, kasi sa leeches makikita mo yung advantage mo eh. Ayan o. Kanina, plus 3. Ibig sabihin, lamang ako na 3 points in material counting. So, kinain ko to para maging 6 points. At syempre, kakainin niya yun para bumalik sa 3 points. So, may 3 points advantage ko. Gagamitin ko yon, sabi nga dun sa principles na araw-araw kong binabasa bago ako lumaro. Kasi sa chess, may tinatawag na psychology. So, kung yung psychology mo is not ready to fight, wag ka muna maglaro. So, you need to prepare yourself before playing chess. Kailangan na sa tamang psychological factor ka. Bishop f3, trying to exchange. Knight c5, queen d4. So, queen d4, check. Ito lang yung mga pupuntahan niya. Bawal dito kasi may bishop. Dito pwede rin naman. So, tingnan natin kung anong ginawa niya. King. And then, sabi sa principles, create a mating attack or mating net. Ayun. Mating net. Towards that square. So, na-anticipate ng kalaban, umatras ang kabayo. So, dahil ako ay naglalaro base sa mga principles of chess, tumira ako ng rook fd1 kasi gusto ko lang mag-develop sa center. Wala akong ibang atake eh. So, pag wala akong balak gawin, umatake o dumipensa, pag wala akong gagawin na atake, wala akong gagawin depensa kasi maganda position ko, wala akong masyadong didepensahan. Maganda position niya, wala akong masyadong atakihin. So, ang gagawin ko, titira lang ako ng good move which is considered na sumusunod sa chess principles.
E5. So, ito, paggaling dyan, pumasok dito, may en passant, capture, capture ulit. And then, meron na naman tayong mating threat. Ang kadingkinong kalaban, nakita niya yung knight e6. Ngayon, pag binilang nyo, may queen, queen, bishop, knight, bishop, tapos isa lang ang bishop ko. So, para mas lumaki ang lamang ko, at dahil hindi ko siya mamamate, kakainin natin yung bishop. Okay, ngayon, yung rook, katapat ng isang rook. Yung queen, katapat ng queen. At ang kalaban ng knight, bishop at rook. So, tumira siya ng rook, f8, which is weird. And, kinain ko na. Kasi sobrang pressure niya na siguro. So, pwede, bawal kasi magani mag queen takes kasi may knight takes f8. Hindi katulad ng bishop takes. Kahit kainin niya yan ng knight. Halimbawa, kinain niya yan ng knight. Okay. Lamang na ako. Mag-rook takes d6 na ako. Losing na rin kasi siya. Halimbawa naman, nag-bishop takes. Tapos nag-queen takes. Bishop takes e6. Tabas na naman yung isang kabayo. Ang matitira sa kanya, queen. Ang matitira sa akin, queen at dalawang rook. Ganito kasi mangyayari doon. Halimbawa, kinain ko to. Kinain niya yan. Kinain ko dito. Check. And then, grabe na yung lamang natin. So, ikaw ba? Kaya mo tumalo ng 21.98 sa 10 minutes sa rapid game? Hindi nga, 26 nga lang eh. Eh, na-atras pa eh. Bishop H, Bishop. Ito lang, Bishop takes F8 yan. 26 moves, natalo ko siya. Na gumagamit lang ako ng basic principles. So, sana may natutunan ka at huwag mong kakalimutan yung mga chess principles na tinuro ko na sa inyo dati nung mga nagle-lesson tayo. Kasi baka tinitake for granted niyo yung mga principles tapos nagtataka kayo bakit kaya hanggang ngayon 1900 pa rin ako, 2000 pa rin ako. Gusto ko na mag-2100. Hindi ako maka-2100 kasi yun pala, may mga principles kang hindi nasusunod. So that's it for today. Sana mag-ingat kayo palagi at kung gusto mo ng one-on-one tutorial na gusto mo ang aking video, huwag mo naman kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin para syempre araw-araw kang ma-notify kung meron akong upload. At yun, nag-offer ako ng one-on-one lesson sa murang halaga kaya mag-message ka na sa akin. Okay, pag-uusapan natin yan. Thank you very much. Again, this is Coach Eman and have a great day.